Itinuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus kapotokman, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, hinaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po. Si Barabas po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus.
Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit na matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangupang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatay nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutyarin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos? Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabitak ang bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! At sabay-sabay muli natin pasalamatan, purihin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Linggo ng Palaspas. Yan ang alam natin, yan ang kinalakihan natin, Linggo ng Palaspas. Pero mga kapatid, huwag po ninyo kalilimutan, meron pang mas higit na tawag sa linggong ito. Mas mabuti at tamang tawag sa linggong ito. Dahil meron pang higit sa mga palaspas na binili ninyo, na hawak-hawak nyo ngayon, na winagayway ninyo,
Muntik pang mabulag yung katabi mo sa kakaganyan mo kanina. Meron pang higit dyan sa mga palaspas na yan. Alam nyo, nag-iba-iba na rin yung palaspas, ano? Pag bumili kayo, dati mayabong, marami. Ngayon, Diyos ko, papayat ng papayat. Habang pumapayat, lalong mumamahal. At meron pa yan, iba-iba na rin ang pagpipilian mo. Nilagyan na rin ng estampita. Mas mahal yun. Siguro pagdating ng araw, personalized. Baka pati picture mo pwede na rin ilagay. Iba-iba na ang mga palaspas na hawak-hawak ninyo. Pero meron pang higit sa mga palaspas na yan na pagkatapos ng ilang linggo, malalanta rin, iitim din. Kaya huwag kayong mag-away-away dahil lang dyan sa hawak niyong palaspas. Meron pang mas higit sa palaspas na yan. At ang tawag sa linggong ito ay ang linggo, hindi lamang ng palaspas, linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Sinisimulan natin sa araw na ito, sa linggong ito, ang mga pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Ang mga pinakamahalagang araw sa buhay nating mga Kristiyano. Kaya ang tawag natin dito, mga mahal na araw. Simula sa araw na ito, sasamahan natin, sasabayan natin at susundan natin ang Panginoon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, yung ginawa natin kaninang pagpuprosesyon. Si Father June, kaninang umaga pa, 3:30 ng umaga. Nagkaroon ng maliit na prosesyon sa labas. Tayo ganun din dito. Ito ay simbolo ng ating pagbabalik-tanaw sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dumating siya sa Jerusalem, hindi para makipagpiesta lang. Dumating siya sa Jerusalem, hindi para koronahan bilang kanilang hari. Dumating siya sa Jerusalem, hindi para magpakitang gilas lamang. Ang pagpasok niya sa Jerusalem ay ang pagharap niya sa kanyang paghihirap at kamatayan. Pagkatapos ng 40 na paghahanda natin, Kwaresma, after 40 days, sa tulong ng mga dinagdagan nating pagdarasal, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Sana, mga kapatid, ngayon, mas handa na nating samahan at sundan ang Poong Nasareno hanggang dulo. Bilang tanda ng ating pagbibigay ng oo na susundan, sasamahan natin ang Poong Nasareno hanggang dulo. Lahat ng nakahanda, pumalakpak tayo ng mas malakas. Pinakamalakas na palakpak natin. Yung pagpalakpak ninyo ng ganyan, nai-imagine ko yung pagpasok ni Jesus, ang sigaw ng mga tao. Ngayong Kwaresma, ngayong mahal na araw, walang aleluya. Walang aleluya. Ano ang pinakaawit? Ano ang pinakasigaw natin kapag Kwaresma at mahal na araw? Hindi aleluya, kundi Hosanna. Hosanna. Ang ibig sabihin ng salitang Hosanna ay katulad din ng salitang Jesus. Iligtas mo kami. Save us. Kaya nang pumapasok si Jesus, sumisigaw ang mga tao, Hosanna. Ang sigaw nila, iligtas mo kami. Ito ang pagbati, ito ang pagtanggap nila kay Jesus. Iligtas mo kami. Tagapagligtas ang tingin nila at paniniwala nila kay Jesus. Pero mga kapatid, hindi po katulad ng isang hari o pinuno ng bansa o leader sa mundong ito ang gagawing pagliligtas ni Kristo.
Tingnan po ninyo. Pumasok si Kristo sa Jerusalem. Walang suot na kapa. Walang korona. Wala siyang pulutong ng mga sundalo at kawal. Di kagaya ngayon, no? Pag dumating ang isang kinikilalang leader, wow! Bago siya dumating, napakarami munang mauunang sundalo niya. Security niya. Si Kristo walang ganun. Wala siyang bandang sumalubong sa kanya o banderitas. Pag kami po nagmimisa, yung ating dalaw na Sareno sa iba't ibang probinsya, nung nakaraan, napakaganda ng pagtanggap sa amin sa Poso Rubio, sa Pangasinan, sa St. Padre Pio Church. Alam nyo, ang ganda-ganda, nagulat lang ako. Pagtingin ko sa tarpaulin, yung mukha ko, sabi ko, hindi mo man lang pinili yung aking picture. Yung microphone nasa bibig ko, halos kainin ko na yung microphone. Ha? Tayo ginagawang pa ng tarpaulin. Naalala ko yung tarpaulin ni Mona, magdedebu siya, naalala nyo, sa Batang Quiapo. Anong tarpaulin ang ginawa? Parang yumao. Pero si Kristo dumating, walang malaking tarpaulin para salubungin siya. Walang mamahaling sasakyan ang naghatid sa kanya. Pero kahit wala ang mga ito, sa isang asno lamang, suot ang karaniwang damit, kasama ang kanyang matatalik na kaibigan, at mga dahon lamang, naging masaya, naging makabuluhan, naging matagumpay ang kanyang pagpasok. Ano ang unang itinuturo sa atin ng Panginoon? Simplihan lang natin ang buhay. Huwag mong gawing komplikado ang lahat ng bagay. Sabi nga ng isang matanda, live a simple life so that others can simply live. Mabuhay ka ng simple para simpleng mabuhay din ng iba. Dumating si Kristo sa mundong ito, tinuturuan tayo. Hindi tayo dapat mabuhay ayon lang sa malaking na ibibigay at maraming nagagawa, kundi sa mabuting bagay na meron ka sa buhay. Mabuting ugali, mabuting ginagawa. Diyan tayo hahatulan at kikilalanin ng Diyos. Kaya sa una at ikalawang pagbasa natin, ipinapakilala at tinuturuan ulit tayo ni Kristo na manatiling mapagkumbaba sa harap ng bawat biyaya at paghihirap. Kahit si Kristo ay anak ng Diyos, sabi ng ikalawang pagbasa, pinili niyang maging alipin. Hindi lang nagkatawang tao ang Diyos, naging alipin. Hindi lang lingkod na handang makinig at magtiwala at sumunod sa Ama. Kaya mga kapatid, tayo po ay may mahal na araw dahil may isang anak na nagpakababa at nagpakumbaba para iligtas tayo sa kasalanan. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Kung paano ngayong linggo, yung ating ebanghelyo, yung gospel natin na narinig, ay ang kaganapan sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo bago siya ipako at mamatay. Mga kapatid, ngayong linggo, ngayong mga mahal na araw, iniimbitahan ko po kayo. Balikan din natin ang mga taong nagsakripisyo, nag-alay, alang-alang sa buhay natin. May mga tao kamang maisip na nagkamali at nagkasala sa iyo, huwag mo na masyadong pinakaiisip, binabalik-balikan pa yung mga taong nambuisit sa iyo, gumawa ng masama sa iyo, nagkamali sa iyo. Ngayong mahal na araw,
mas alalahanin mo pa rin ang maraming taong tumulong, naghirap, hindi dahil sa iyo, kundi para sa iyo. Mahalaga ang kapakumbabaan ngayong mahal na araw. Walang pagbabalik loob, walang pagbabagong loob, kung walang kababaang loob. Hindi mo magagawang maalaala at pasalamatan ang mga taong nagsakripisyo sa iyo kung mayabang ka. Kung paano isinama ni Jesus ang mga alagad niya, ang mga kaibigan niya, ikaw din sana. Huwag pasukin ng hangin sa ulo para isipin mong kaya mo lahat na ikaw lahat. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula ng mahal na araw, hilingin natin sa Panginoon, bigyan niya tayo ng pusong mapagkumbaba, ng isip na nagpapakumbaba, sapagkat ito ang unang paraan upang tayo ay maligtas ng Panginoon. Ang tanggapin natin na hindi natin kaya lahat, wala sa atin lahat, hindi tayo lahat. Ang poong Jesus Nazareno pa rin ang tunay nating kailangan. Poong Jesus Nazareno, iligtas mo kami.